Sa pagpo-perform, hindi pwedeng lahat tayo nakabase sa aklat, hindi tayo pwedeng nakabase sa kung anong knowledge na alam natin. Kinakailangan natin kung ano yung nakikita natin about sa alaga. Magandang araw mga farm, welcome back po sa ating channel. Ngayon ituturo ko naman po sa inyo kung paano kuhain yung space requirements sa pag-aalaga natin ng broiler chicken. Sa ating nakaraang video, nabanggit ko kung ilang heads per square meter yung inaalagaan natin, which is 8 heads kapag medyo tag-init or nasa mainit tayo na lugar. And then 10 heads naman po kapag tayo naman po ay nasa taglamig na panahon o malamig na lugar. Ituturo ko sa inyo at magbibigay ako ng example kung paano ba makuha yung space requirements, especially kapag nasa brooding period pa siya. Kasi maraming nagtatanong kung paano po ba yung pagagawa namin ng poultry housing, gaano po ba yung tamang sukat nito, paano po ba namin gawin yung proper housing para sa aming pag-aalaga ng manok. So, syempre, bago natin masabi kung gaano ba dapat kalaki yung ating itatayong poultry farm o yung poultry housing for broiler chicken, syempre, alamin muna natin how many heads na aalagaan natin o yung aalagaan nating manok is ilang heads ba ito. So, ngayon, gagawa ko ng example para mas mabilis nating maintindihan. Example tayo, may alaga tayong 100 heads. So yung 100 heads natin, sa bawat isang heads kasi ng broiler chicks, kasi focus tayo sa brooding, is 0.3. Okay, so i-multiply lang po natin siya sa 0.3 square foot po ito ha. Yan. Square foot. So yung magiging total po nito, so 100 times 0.3 square foot is 30 square foot. Tama ba yan? Pa-compute na lang din para baka sakaling nagkamali ako, okay? So next is 30 square foot divide 3.14. So may nagtatanong, sir, saan po ba galing yung 3.14? Yung 3.14 po is ito po yung galing sa pi. So bakit po kailangan natin nakuhain yung pi? Kasi sa ating pag-aalaga ng manok, di ba, nabanggit ko na sa nakaraang video, yung commonly design po natin ng brooding area o brooding house is circle. Para po mas maganda yung pag-ikot ng init, ng temperature natin sa loob ng brooding. So kaya naka-design po siya ng circle po. So next, i-divide lang po natin siya. Itong 30 square foot divide 3.14 na from pi. So equals 9.55. Okay? So 9.55, kukuhain lang po natin yung square root ng 9.55, 3.09. So, at ibig sabihin, ang tamang sukat po natin na kinakailangan is 3.09. So, kinakailangan pa po natin siya i-multiply n to 2 kasi para makuha po natin yung diameter ng ating brooding house, yung inside diameter. Kasi, circle nga yung gagamitin natin na brooding house o brooding design. So, kailangan natin makuha yung ang proper space requirements niya by a diameter. Okay? So, i-multiply lang natin siya sa 2, 6.18 square foot. So, ayan. Ganyan po siya kabilis. Alam nyo kasi, kaya kailangan naman natin talaga na i-multiply siya sa 2. Kasi example natin yung circle. Circle po yan. Ito pong 3.09. is dito po siya from the center papunta dito. So, para hindi na kayo mahirapan magsukat, so, kaya i-multiply nyo na po siya sa 2 para simula ka na po dito magsukat, diretso na po, okay? So, ganyan po yung ginagawa namin para hindi na kami mahirapan. Kasi, ang ginagamit natin kadalasan sa ating paggawa ng circle for brooding design natin or for brooding house is ang ginagawa po natin is aluminum or yung tinatawag na mga flat sheet, yero, pwede din namang plywood. So, mahihirapan tayo kapag dito pa tayo sa center, magsusuka tayo papunta dito ng 3.09. And then, pagdating dito, magsusuka din tayo doon ng 3.09. So, kaya minumultiply na po natin siya into 2 para po diretso na po yung ating pagsusukat. So, ngayon, what if po ang gagawin po namin brooding is square? So, hindi po ninyo ito magagamit, itong ginawa ko pong
sinishare ko po sa inyo na knowledge about the space requirements. So pagdating naman po natin ng nasa 14 days na po siya up to harvest na po siya, is naiiba na naman po yung sukat natin. Kasi syempre, lumalaki na po yung ating alagang manok. Medyo, kumbaga, kung sa sisiw pa lang, napakaliit pa niya. So hindi na siya applicable na ganito pa rin yung sukat niya. So kapag dating naman po natin ng 14 to up to harvest, ang kinakailangan na po natin na sukat is 8 to 10 heads per square meter. Kasi sinasabi ko po nung nakaraan pong video, nasusunod po ito, depende po sa ating pong location. Minsan din po, nakaka-affect din po dito is yung ating farm design. Tulad po ng sa amin, may mga farmer po na ang system po nila o yung design po nila ng pagpo-farm ng broiler is nakabuwalo system. So sa buwalo system kasi, medyo mainit siya. So kinakailangan nila magbawas sila ng number of birds para hindi po magkaroon ng problema sa operation. So ginagawa nila kapag nakabuwalo system is at least 5 to 6 per square meter. So meron po yung mga negative and positive para naman sa kanila pag-aalaga. So ang negative po nun, so syempre kapag siguro mababa yung location mo, pag bumaha, so pwedeng maapektuhan. Pero ang positive naman po nun, kapag mahangin, kung nasa proper location naman tayo, pag mahangin, hindi masyadong naapektuhan yung ating alagang manok. So syempre, mabilis din po siyang linisan. So depende yan sa ating design, sa ating pagpa-farm. Bilang isang farmer, choice naman natin kung anong design na gusto natin para sa ating pagpa-farm. So, ito po, ginagamit ko ito, itong sukat pong ito, is para po sa broiler chicken lang po. Ibig sabihin po, for meat production. Depende din po yan kung gusto nyo, halimbawa, ang alagan nyo is, example natin ay RIR, o yung Rhode Island Red for laying. Actually, dalawa kasi yung ano niya eh, for laying and for meat production. Nasa inyo din po, pwede nyo din po itong gamitin kung idadaan nyo po sila sa proper brooding system. Okay? So, ito, baka isipin nyo, ang ating brooding period ay 14 days. 1 to 14 days po siya. Baka naman po sabihin ninyo na hanggang 14 days, ang sukat ng 100 heads ninyo is ito lang siya. So no po. Ibig sabihin po niyan, ito po siya sa first day pa lang po siya up to 1 week. Ibig sabihin, pagdating po niya ng mga ilang days, nag-a-adjust po tayo. Ito po kasing ginagamit natin for circle, nabanggit ko na po kanina, is yung aluminum or plywood. Adjustable po ito. Pwede po natin itong palawakin, ano? I-adjust natin. Titingnan na lang natin kung yung alaga nating mga manok o yung mga ating inaalaga ang sisew ay medyo masikip na po sila, so pwede na po natin i-adjust para naman po hindi po sila magiging crowded. Kasi pag naging crowded po sa loob ng kulungan ng ating mga alagang manok, nagkukos po sila ng morbidity. Nagkakaroon po ng nagdadagaanin sila, napipilay, and then syempre hindi po sila komportable sa kanilang kalagayan. Kasi kahit naman sa tao, kung medyo masiksik tayo, masikip yung ating lugar, so hindi tayo makakapahinga ng maayos after nila kumain, uminom. So baka sila ang nangyayari is hindi na rin sila kumain or uminom, tinatamad, hindi na rin sila makatamang pagkain kasi masikip sila sa location nila o yung area nila. So ano yung ibig sabihin ko, farm ang isang farmer. Okay? So sana nakatulong po itong video na to para sa inyong pagpo-farm. God bless po and happy farming po everyone.